So tayo pong muli ay mag-aaral po ng salita ng ating Diyos. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay ano ba ang kahalagahan ng isang taong may Diyos sa kanyang buhay? Ano po? So gusto ko pong sabihin sa inyo, gusto pong ituro sa bawat isa sa atin na gaano po ba kahalaga ang isang tao na may Diyos sa kanyang sarili. Ano po ang pagkakaiba ng isang taong may Diyos at isang taong walang Diyos sa kanyang sarili? So, ang sabi po sa aklat ng Isaiah 12, talatang 2. Ang sabi po ay ganito, tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan, siya ang aking tagapagligtas. Ano po ba ang kahalagahan ng Diyos sa buhay ng isang tao? Ang sabi po dito, ang Diyos daw po ay ating kaligtasan. So napakahalaga po sa isang tao na siya ay may Diyos sa kanyang sarili. Bakit? Dahil kapag tayo po ay may Diyos sa ating buhay, lagi po tayong may kaligtasan. Hindi po tayo mapapahamak kapag tayo ay laging nasa Panginoon. Ibig sabihin, kapag tayo ay nasa Diyos, ang Diyos po ang pinakang giya ng ating buhay. At kapag ang Diyos ang giya ng ating buhay, kailanman hindi po tayo mapapahamak sapagkat tayo ay kanyang iniingatan at kanya pong inililigtas. Sabi dito, sa kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. Kapag tayo daw po ay nagtitiwala sa Diyos, kapag ang isang tao ay may Diyos sa buhay, ano po? Siya daw po ay hindi magkakaroon ng takot. Kaya ang isang taong may Diyos sa buhay, yan po yung matapang. Hindi ko po sinasabing matapang na nagwawala kapag nalalasing. Ano po? Oh, hindi po matako sa chismis. Ano po? Ang isang taong may Diyos sa buhay, matapang. Hindi po natatakot yan. Bakit? Hindi po natatakot yan sa hamon ng buhay. Kahit sa damakmak na pang problema, kahit na po anong kahirapan na dumating sa buhay, may sakit pa at karamdaman, kapag ikaw ay naglilingkod at may Diyos ka sa iyong sarili, hindi ka po matatakot? Ay yung mga taong walang Diyos, ano po? Kunting problema lang, takot na. Kunting problema lang, gusto ng takasan. Pag may problema dito, dilipat sa ibang lugar, akala niya yata, yung problema niya, matatakasan niya. Hindi niya alam, paglipat niya doon, baka mas malaking problema ang naghihintay. Ba? Ang problema, hindi tinatakasan, iyan po hinaharap. Bakit? Para po ang problema ay masolusyonan. Kailangan yan po ay ating harapin. At kapag ikaw daw ay may Diyos sa iyong sarili, hindi ka po matatakot na harapin ang problema. Ibig sabihin, ang isang taong may Diyos sa buhay, may Diyos sa puso, matapang po yan na humarap sa mga problema. Diba? Kaya ang isang Kristiyano, matibay ang buhay. Hindi umaatras sa laban at sa hamon ng buhay. Ano po? Nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Dahil tayo ay may Diyos na nagbibigay lakas ng loob sa bawat isa sa atin. Kaya walang duwag na anak ng Diyos. Walang duwag sa problema, walang duwag sa pagsubok. Ano po? Hindi yung kunting kibot lamang ng bigla lang tumibok yung iyong dibdib ay atake na sa puso sa nervyos, wala namang sakit sa puso at lamig lamang. Lamig lamang, pumitik lang yung puso eh. Akala mo, mamamatay na sa nervyos eh. Nauna. Mamamatay sa nervyos, hindi sa sakit ng puso. Ano po? So, ang mga anak ng Diyos, hindi natatakot sa hamon ng buhay at sa mga problema. Sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan. Ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos pala may kapangyarihan. Ano po? Ang mga anak ng Diyos, tayo pong mga anak ng Diyos, may kapangyarihan po tayo. Pwede nating sawayin ang mga problema.
Diba? Ang sakit at karamdaman sa katawan, ipag-pray mo yan, mawawala yan. Bakit? May kapangyarihan ka na ibinigay sa iyo ang Diyos. Kaya ang mga anak ng Diyos, hindi po natatakot sa mundong ito. Hindi sumusuko sa laban. Laging humaharap sa mga problema. Ano po? Sabi dito, siya ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. O di ba? Ang kalakasan daw po natin ay ang ating Panginoon. Hindi po kung sino-sino. Ang kalakasan mo kapag ikaw ay nanghihina, ang Diyos. Ibig sabihin, pag may problema ka, kapag nanghihina po tayo, sa Diyos po tayo lalapit. Upang sa gayon, tayo ay magkaroon ng kalakasan. Bakit? Dahil ang Panginoon nga po ang ating kalakasan. Mahirap po ang kalakasan mo, kaibigan mo, kakilala mo, baka mamaya pagpunta mo, makaragdag ka pa ng problema. Opo, kala mo makakatulong sa'yo? Kung pala, makakaragdag ka pa ng problema. Opo, pero kapag sa Panginoon mo, inilapit ang iyong problema, isiguraduhin ko mga kapatid, mawawala ang iyong problema. At ikaw po ay tutulungan ng ating Panginoon. Pasalamat nga tayo sa Diyos dahil kahit mahirap po ang buhay, may Diyos po tayong inaasahan eh. Ay paano kung wala? Kung paano wala, kung wala ang Diyos, nasaan na kaya tayo ngayon? Diba? Kung wala ang Panginoon, aba ay nasaan na tayo ngayon? Oo. Oh, baka ikaw ay binibisita na dun sa Mandaluyong. Oo. Oh, diba? Nawawala na sa sarili. Bakit? Dahil ang isang taong walang Diyos, wala po siyang katulong sa problema. Wala po siyang sanggalang sa mga problema. Ang sabi sa aklat ng awit, 43, talatang 2. Opo, awit, 43, talatang 2. Okay po. Yan. So ang sabi? Awit, 43, talatang 2. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa paghihirap ng kaaway, sa pahirap ng kaaway? Tingnan niyo po, kapag ang isang tao ay walang Diyos, talagang ikaw ay mahihirapan sa iyong buhay. Bakit? Ay wala kang tagasanggalang eh. Wala kang kakampi, wala kang tagapagtanggol. Ano po? Kaya ikaw ay hindi pwedeng magtagumpay kapag wala ang Diyos. Dahil ang tagumpay ng isang tao kapag wala ang Panginoon, sa huli, hindi rin po siya magkakaroon ng kasiyahan. Bakit? Dahil ang Panginoon ang nagbibigay tagumpay, ang Panginoon ang nagbibigay kasiyahan sa bawat isa po sa atin. Pangatlo, dito po tayo magtatapos. Ang sabi sa awit ng 107, talatang 9. 107 verse 9, ang sabi ganito. Mga nauuhaw ay pinapainom upang masiyahan. Mga nagugutom ay pawang binubusog sa mabubuting bagay. So kapag tayo po ay nasa Panginoon, kung tayo man ay nauuhaw, ano po? Tayo po ay paiinumin ng ating Panginoon. At kung tayo man ay nagugutom, tayo po ay pakakainin ng ating Diyos. Bakit? Dahil ang Panginoon ang ating dakilang pastol. Diba? Minsan, may mga time na kapag punong-puno ka ng problema, para bang nauuhaw ka sa Panginoon? Diba? Parang gustong-gusto mong manalangin, gustong-gusto mong kumanta, ano po, dahil sa mga problema. Pero tanda natin, kapag ikaw ay nasa Panginoon, mga kapatid, tandaan niyo po yan, hindi ka po hahayaan ng Diyos na ikaw ay magumon ng problema. Hindi ka po hahayaan ng Diyos na ikaw ay matalo ng problema. Hindi po tayo hahayaan ng Diyos na tayo ay bumagsak dahil po sa problema. Bakit?
Dahil mahal tayo ng Diyos. So napakahalaga po sa isang tao na may Diyos sa kanyang sarili. Bakit? Dahil ang Diyos ang nagbibigay tagumpay sa bawat isa sa atin. Kaya kung gusto po natin magtagumpay, manatili po tayo sa ating Panginoon. At kung ayaw po natin tayo ay mapahamak, manatili po tayo sa Panginoon. At kung gusto natin na tayo lagi may kasama, may kakampi sa mga problema, manatili po tayo sa ating Diyos. Tayo tumayo po, tayo manalangin. Panginoon, salamat po muli o Diyos ng marami sa inyong biyaya at banal na salita na narinig ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin o Diyos nawa ay magsilbing kalakasan, kalusugan ng aming espiritual na pangatawan, maging ng aming katawang physical, Panginoon. Magamit po namin sa aming buong buhay na paglilingkod sa inyo. Salamat ng marami sa inyong biyaya at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Patawad niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan at kung paano niyo kami iningatan sa isang linggo nakalipas, mas lalo tigit sa isang linggo aming harapin. Espiritu ng kapahamakan, kamatayan, gawa ng kaway, aksidente, winawasak ko po agad sa buhay ng bawat sa amin. Sampo na aming mga mahal sa buhay at aming mga kapatid na wala dito. Sa susunod, makasama po namin sila. Patawad niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan. Sa inyo lahat ng kapurian sa pangalan ni Jesus.